Yeah, thank you. So, how about, anong feeling finally ito after this meeting ay announced? Super saya lahat nung kabat pagod na pagpunta mo, syempre malayo ka sa location, parang ano, na-fulfill na agad siya na wala yung pagod, hindi mo na iniisip. Kasi ako, nung sasali ako dito, inanda ko talaga yung sarili ko eh. Kumbaga, alam ko kasi kung saan ako magkukulang. Like, for example, yung body. Nag-workout ako ng ano, 4 days, then 1 day rest, di ba? Then, gym na naman. So, sana, this pageant, ano, ma-help ako na mas mabus pa lalo, ma-develop ako. And super saya ko dahil nakuha ko. Yung actually first game na naman. Yeah, first match. Kasi kami nang watch. Kami sa ganyan kasi with both kasi so din ang ina-aspect. Pwede share ba sa amin? Yung advocacy ako po ay tungkol sa edukasyon dahil sa panahon po natin ngayon ay mas marami po sinasabi na discarding is better in education. Para sa akin po, mas magiging better ang discarding kung sasamahin niyo po ng edukasyon. Dahil ang edukasyon po ay magiging isang treasure mo sa buong buhay mo na baga magiging title mo na din na madadala mo agad sa pagtanda. And marami ka opportunities na pwede makuha. Like sa diskarte, di naman ako against sa diskarte pero mas better siguro may education ka dahil here in the Philippines, you must need education para more opportunities. Kaka-graduate ko lang po sa TUP Manila and in Culinary Technology. Culinary Technology. And you are also an SK chairman. So, ano yeah. Paano yung juggling mo yun kasi magiging busy ka sa sugar? Not all the time naman, ano, not all the time need ako sa barangay. So, and support naman sa akin yung mga kapwa ko, agawad, kapitan, na sinabi ko sa kanila na if ever na makuha ko dito, baka mag-file muna po ako ng leave. Ngayon ako sa kanila sa finals, ano yung mga preparation sa gagawin? Yun, siguro mag-focus ako sa build-up ng muscles. Kasi yun talaga eh. Ayun yung ano rin, nagpapahina sa akin. Parang feel ko, hala, grabe laki ng katawan nila. Ganun. So siguro dun ako mag-focus. Mag-focus ka nila? Kasi nag-edot kayo ng taxi. Yeah. Siguro ano, after gym, this month. Matagal pa naman eh. How about the talent? Dancing, dance. Actually, dancing ako eh. Kasi, di ako, kumakanta ako pero hindi siya ganun kaganda. Pili mo mas more than dancing. Yeah, yeah. And what's your dream? Sorry? What's your dream? Ito na pili mo sa mga kalaman. Yeah, gusto ko rin po. Surely, gusto ko po ano maging artista. And, syempre, modeling na din. Kasi yung tatay ko po na si Dennis Macalintal, ay idol po siya eh. Nag-artist siya, nag-model po. So, gusto ko rin maging kagaya niya. Yeah. Yeah. Ano ma? Magiging idolize. Oh, idolize sa actor, pero pa idol ng network. Siguro sa actor ano eh si Daniel Padilla, tapos yung crush na crush ko si Bini Joanna. Bini Joanna. Yeah. Hindi, parang pag sa ano, pag sa mga design, when sa focus. Sorry? Ano sa may focus? Genre. Siguro ano ako, sidekick ako ng mga bida na komedyante lang. Yeah. Tapos gusto mo yung mga Sunday shows sa mga Marlo Ito Dance. Hmm, mga ganun din. Like, ASAP. So, tingin mo, ano yung edge mo para makapasok ka sa finals? One of the finals? Siguro po yung personality ko kasi pinapakita ko talaga kung ano po ako. Ayan. And then, nakita mo na yung mga co-candidates mga finals. Sino yung matiging threat? For me, all of them eh. Kasi lahat sila gwapo, maganda katawan, di ba? So, for me, lahat sila. Ha. Thank you. Ayun, paano yung shout mo? Ano yun? What's yung final na to? What's your intro? Siguro yung kanina na lang kasi bibuild up ko pa yung pa-practice ko. Since kanina di rin ako makasigaw gawa nung may upo po kasi ako. MJ Macalintal, SKC from Caloocan. Then, ano, let's invite ko na lang din sila para support. Hello guys. Hoping na ma-support niyo po this pageant and subaybayan niyo po itong Mr. Gan dahil marami pa po kami activities na gagawin and I hope na pagdating ng laban eh nakasupport pa rin guys sa amin. Salamat po.